Okay, so magandang araw para sa ating lahat. Ang video presentation na ito ay ang tungkol sa discussion ng Module 7 kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa tindero at tindera, kasama na rin ang kabataang manggagawa at ang usapin sa migrasyon. Okay, unahin na po natin ang tindera at mga tindero. Sa bansa natin, pangkaraniwang tanawin sa isang palengke ang maiingay na tindero at tindera. So, makakakita tayo ng tawad dito, tawad doon ang mga mamimili. Sa bansa natin sa Pilipinas, karaniwan na ang sitwasyon sa palengke kung saan maraming taong mga maiingay. Hindi lang ang mga tindero o mga nagtitinda ang nag-iingay, kundi pati na rin yung mga suki nila na ang ginagawa is tawad dito at tawad doon. So, yan yung mga pangkaraniwang tanawin na maaari nating makita sa isa o sa loob ng isang palengke. Wala naman tayong makikita sigurong palengke na tahimik, di ba? Hindi niya yung palengke. So, sa palengke, iba't ibang tao ang makakasalamuha mo dyan. Hindi lang yung mga maiingay na tindero at tindera, ganun na rin yung mga mamimili or yung mga naatasang bumili sa palengke kung saan natatawag ding maiingay din sila kasi yun nga, tawad dito, tawad doon, na kung saan wala nang pakapatutsyada, tawad na lang ng tawad kahit na wala nang tubo yung nagtitinda, sige, tawad pa rin. Pero sa ganong kalagayan kasi, nagiging advantage din yun minsan ng tindero or ng tindera. Kasi kapag nagpapatawad siya ng kanyang mga tinda, hindi naman palagi or hindi naman yung saktong sagad na doon sa puhunan niya, dapat meron pa rin namang konting kikitain siya. Nagiging advantage niya yun kasi nagkakaroon siya ng madaming suki. So, nagiging isang sistema din yun sa isang loob ng palengke. Next is, sa palengke, iba't ibang klase ng mga tindero at tindera ang makakasalamuha. Mayroong masungit, mataray, at ang iba naman ay sadyang mababait. So, hindi lang kaingayan ang nakikitang tanawin sa palengke or sa loob ng palengke. Meron din tayong mga iba't ibang klase ng mga tindera o tindero na makakasalamuha dyan. So, kapag tayo ay namamalengke, meron tayong mga makikitang masusungit, merong mga nagbebentang masusungit na kung saan sa kasungitan nila wala nang bumibili ng kanilang mga tinda, di ba? Kahit na isang beses hindi man lang nagpatawad or ayaw man lang pabawasan yung presyo ng kanyang ibinebenta. Ibig sabihin, kapag ka ganun, may hindi magandang epekto rin kasi imbis na marami ang bibili sa iyo, imbis na nauubos yung paninda mo sa isang araw, hindi. Kasi minsan nagiging ayaw mong magpatawad, ayaw mong ibigay yung mga gustong presyo ng mga mamimili, 'di ba? Kung dapat kapag tayo ay tindero at tindera, nagbibigay din dapat sana tayo ng kahit konting tawad man lang para sa susunod sa atin sila bumili, 'di ba? Nagiging suki mo sila, ibig sabihin mas malaki yung tsansa na maubos yung iyong paninda. Next is, meron din namang mga mababait, di ba? Sa sobrang kabaitan, minsan sa sobrang kabaitan na anong tawag mo doon? Na magsasawalang bahala na kung may kita pa ba siya maiuwi or wala na. Kasi di ba sa sobrang kabaitan niya, sige, binibigay niya lahat ng tawad ng mga mamimili without knowing na wala na pala siyang kita. So, hindi naman pwede yung ganun. Sa mga tindera na mababait, i-make sure na kahit na tumatawad yung mga suki nila, yung mga mamimili nila, is meron at meron pa rin silang kikitain dapat doon. So, next is, kung ang mga ginang ng tahanan ay maagang nagigising para pumunta sa palengke, ano pa kaya ang mga tindero at tindera? So, mas malaki ang sakripisyon nila sa buhay. So, yes po, di ba? Tayong mga namamalengke, para makukuha ka ng fresh na meat, fresh na mga karne, fresh na mga isda, fresh na mga gulay, pumupunta ka ng maaga sa palengke. Hindi lang naman para makakuha ka rin ng mga fresh na mga iyong bibilihin, kundi para na rin makaiwas sa bugso ng tao. Kasi diba, kadalasan sa mga namamalengke, pumupunta yung mga yan kapag kamalapit ng magtanghali or mga alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. So, sa mga namamalengke ng mga maaga, yun din yung isang dahilan
kung bakit sila namamalingki ng maaga para makaiwas sa dagsa ng tao sa palengke, mas lalo na kapag ka-market day. So, sa palengke, or sa ang buhay ng tindero at tindera, mas maaga pa silang nagigising kaysa sa atin na mga maagang pumupunta ng palengke. So, tinitignan niyo yung sakripisyong ginugugol nila para lang sa hanap buhay na meron sila. Tapos, tatawaran pa, diba? So, parang paalala lang, no? Kapag ka, kung meron na sa inyo yung mga namamalengke, parang katulad ko, kung alam mong, nakikita mo naman, makikita naman natin yung mga itsura ng mga tindero or tindera. Kung nakikita mo naman na as in salat na sa buhay at mas nakakaangat ka naman ng konti, kahit siguro wag na lang nating tawagan, di ba? Makikita mo naman kung anong uri ng tindero or tindera yung taong pinagbibilihan mo. Kung sa tingin mo is kahit nangangailangan talaga siya ng panustos sa kanyang pamilya or talagang kumakayod siya ng matindi, huwag naman na nating tawadan yung kanilang benta, di ba? Sa mga restaurant nga, sa mga fast food, nagbibigay ka ng tip, di ba? Para saan pa doon sa mga talagang kapuspalad na ang hanap buhay lang nila is pagtitinda sa palengke. So, bigyan natin ng mga basis or importance yung mga ganong pangyayari. Kasi kadalasan tayong mga Pilipino, ang hilig talaga nating tumawad sa iba't ibang klase o iba't ibang uri ng mga paninda sa palengke. Pero kapag ka ikaw ay nasa restaurant na, pag ikaw ay nasa fast food na, or minsan kung nagpapabilib ka pa sa mga taong kasama mong kumakain, is nagbibigay ka pa doon ng tip, di ba? So, kung nakakapagbigay tayo ng tip sa mga ganong pagkakataon, pwede rin naman siguro nating gawin yun sa mga tindera at tindero. So, next po is, kailangan ay mabilis ka at malakas ang radar kung saan makakapamakyaw ng gulay sa murang halaga. Para maitinda din sa palengke ng mas mura. So, kadalasan sa divisorya, mura at maraming mabibili. So, sa mga tindero at tindera, so, siguro sa inyo or may mga mangilan-ngilan sa inyo na ang mga magulang ay nagtitinda sa palengke. So, kapag ka tayo ay tindero at tindera, naghahanap ka na dapat ng mapagkukuhanan mo ng mga gulay, isda, or karne, kung ano man ang ibinibenta mo sa palengke. Mas maganda kasi kapag ka namamakyaw ka na or tumitingin ka na sa mga lugar na pwede mong mapagkuhanan ng murang halaga. Diba? Kasi kapag ka nakukuha natin siya ng murang halaga, mas malaki yung chance na may mas malaki yung kikitain mo. So kapag ka ikaw ay tindera at tindero, yun nga, kailangan malakas yung radar mo at kailangan mabusisi po tayo sa pagtingin or paghahanap ng mga mapagkukuhanan natin ng supply, yung supplier na tinatawag. So, next po is, kung sa bagay, ang pagiging tindero at tindera ay isang marangal na trabaho, lalo na sa ngayon, na ang mga paninda nila ay inilalagay na ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa ayos. So, example na lang natin is doon sa Divisoria. Diba? Oo, marami ang paninda doon, mura ang paninda doon. Pero yun nga, kalat-kalat, hindi naman maayos. So, kapag ka ikaw ay namamalengki doon or mamamasyal doon, hindi yung security mo is hindi sure. Hindi mo alam kung madudukutan ka or ano ang pwede mangyari sa'yo. Kasi ngayon nga, masikip na nga, kalat-kalat pa yung mga nagbebenta. So, yung MMDA, buti na lang at naayos naman na ng kahit konti yung mga tindero at tindera doon. At least, kahit pa paano, hindi lang yung mga mamimili ang may security, kundi sila na rin nagtitinda. Next is, sa ngayon nga ay may panukalang maging ang kasuotan nila ay iaayos din upang maging kagalang-galang sila at maganda sa tingin ng mga mamimili. So, sa mga tindero at tindera ngayon, hindi pwede na pumunta na lang sa palengke na magsuot na lang ng kahit anong gusto or yung hindi formal. Ibig sabihin, hindi porke tindero at tindera ka lang, nakasuot ka na ng pangbahay, hindi po pwede. Kasi minsan, yan din yung tinitignan ng mga mamimili. For example, kung ikaw ang namimili, bibili ka ba sa tinderang sabihin na nating dubyo? Hindi, di ba? So, minsan, tinitignan din natin yung
physical appearance nila kasi nakaka-attract din yun ng mga suki. So, kung titignan ninyo, marami ring mga tindera ngayon na nag-aayos na, na maganda na yung mga kanilang kasuotan. Pero may mga tindera pa rin talaga na kung ano yung suot na nila sa bahay, is yun na yung sinusuot nila sa palengke. Na hindi naman dapat, kasi yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung physical appearance din ng nagtitinda is nagkakaroon din siya ng impact doon sa mga customers or doon sa mga mamimili. So, hindi pwedeng sabihin natin na porke tindera lang sila, porke tindero lang sila, is yung mga kasuotan nila is yung simpleng kasuotan na lang ng pambahay. Hindi naman sinasabi na bongga ang isuot nila. Hindi naman yung tipong parang a-attend sila sa party. Hindi po yun yung sinasabi dito. Kundi mag-ayos lang or manamit lang ng kagalang-galang naman. Para yun nga, at least kahit na papaano, maging maganda ang tingin ng mamimili sa kanila at makakakuha pa sila ng maraming customers. Next po tayo, move on po tayo sa mga kabataang manggagawa. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga kabataang manggagawa? Sa panahon natin ngayon, marami na po yung mga kabataan na hindi nakakapasok ng paaralan. So, hindi sila pumapasok ng paaralan, anong ginagawa nila? Napipilitan silang magtrabaho. So, kahit nasa teenage life pa lang na dapat sana ay in-enjoy lang ang buhay, na sana ay nagkakaroon ng sapat at magandang edukasyon, hindi. Nagiging manggagawa sila sa murang edad dahil sa mga iba't ibang dahilan. So, meron tayong anim na dahilan dito kung bakit nga tayo nagkakaroon ng mga kabataang manggagawa. Unang-una dyan is estado ng pamumuhay. So, sa estado ng pamumuhay, kapag ka ikaw ay nasa miyembro ng salat, as in salat talaga sa pamumuhay, at ikaw ay unang anak, ganun, or panganay na anak, talagang napu-force tayo minsan na magtrabaho. Mas lalo na kapag ka yan sa number 2, walang sapat na suporta ng mga magulang. Hindi naman yung hindi tayo kayang suportahan ng mga magulang, kundi yun nga, dahil sa ang estado ng pamumuhay ng mga magulang mo ay mahirap, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na pumasok sa paaralan, kaya ikaw ay na-force, minsan napipilitan na humanap ng trabaho para makatulong sa iyong pamilya. So, instead na mag-aral, yun nga, ay nuuna pa yung pangangailangan ng pamilya. So, next is yan. Isang dahilan din is mula sa kahirapan. So, kapag kagaling tayo sa kahirapan, talagang yung perception mo, yung views mo about sa buhay is kailangan kumayod, kailangan magtrabaho para mabuhay araw-araw. So, mas lalo na kapag galing ka pa sa isang kahig at isang tuka, di ba? So, kaya maraming kabataan ngayon yung hindi nakakatungtong o hindi na naipagpapatuloy yung pag-aaral dahil nga sa ganyan, mulat sila sa kahirapan. Ibig sabihin, okay na sa kanila yung nakatungtong lang sa elementarya, okay na sa kanila yung matutong magsulat at magbasa. So, mas importante pa sa kanila yung makatulong sa mga magulang. Next is, walang sapat na panustos sa edukasyon. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag ang mga magulang natin is hindi tayo kayang suportahan sa pag-aaral, yun, napipilitan tayong maghanap or magtrabaho ng maaga. Diba? Anong gagawin mo? Alangan na hindi ka na nga matustusan sa pag-aaral. Alangan magbulakbul ka pa. Hindi, diba? Although may mga ganong kabataan talaga na parang isinisisi sa mga magulang kung bakit hindi sila nakakapasok sa paaralan. Na hindi naman dapat. Diba? Tingnan nyo naman kung anong uri ng mga magulang meron kayo. Makikita nyo naman kung talagang kaya nilang suportahan yung pag-aaral ninyo or hindi. Diba? So, instead na i-blame sila or sisihin yung estado ng pamumuhay ninyo, hindi. Gumawa na lang ng paraan kung papaano ito, paano kayo makakaahon sa kahirapan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng kabataang manggagawa. Next is, maraming responsibilidad. So, yan nga, yun yung sinasabi ko. Kadalasan kasi sa mga kabataang manggagawa, sila yung mga panganay na anak, di ba?
mas panganay na anak na hindi na naipagpatuloy yung kanilang pag-aaral dahil maraming kapatid. So, instead na isipin yung sarili na dapat ay matapos sa pag-aaral, hindi. Ang ginagawa nila, sila na lang yung nagtatrabaho para magpatuloy sa pag-aaral yung kanilang mga kapatid. So, yan yung responsibility na pinag-uusapan natin dyan. Although, sabihin na natin na responsibilidad nga ng mga magulang na pag-aralin ang kanilang mga anak. Pero yun nga, kung ang estado ng pamumuhay nila is mahirap, hindi ito kakayanin ng kanilang katiting or sapat lang na sahod para sa kung yung sahod nila is pupunta pa lang sa pangkain nila sa pang-araw-araw. Yun, hindi na nabibigyan ng pagkakataon na mag-aral yung kanilang mga ibang anak. So, kaya ngayon, yung panganay, napipilitan na i-take yung responsibility. Next is, last is yung pansariling kagustuhan din. Yes po, sa pansariling kagustuhan, meron ding mga kabataan na meron silang, ang mga magulang nila is may kakayahang pag-aralin sila. Pero instead na mag-aral, ayaw nilang pumasok, pero instead na mag-aral is hindi nila ito ginagawa. Ang ginagawa nila is nagtatrabaho na lang. Bakit? Kasi yun nga, sa murang edad, nakakakita na sila ng pera or kumikita na sila ng pera. So, kapag katitignan natin, yan yung mga makabataan na madiskarte. Ibig sabihin, yung mindset nila is aanhin pa nila ang pag-aaral kung sa murang edad pa lang is kumikita na sila. So, yan yung mindset nila. Pero hindi naman dapat kasi nga, mas maganda pa rin kapag tapos tayo ng pag-aaral para mas maganda rin yung magiging trabaho mo someday, di ba? Pero sa mga pansariling kagustuhan, yun nga, dahil nakakakita na sila sa murang edad, nabibili na nila yung mga gusto nila. Kaya yan, isinasantabi yung mga, isinasantabi yung pag-aaral na dapat ay kanilang unahin. Meron tayong mga iba't ibang organisasyon na may kinalaman sa kabataang manggagawa. So, meron tayong apat na organization dito na kung saan sila yung tumitingin, sila yung nagbibigay ng hindi siya means ng parusa. Hindi mga parusa ito para sa mga kabataang manggagawa, hindi po, kundi sila yung mga iba't ibang organisasyon na pwedeng tumulong. Yun, pwedeng tumulong kapag ka once na na-abuse yung mga kabataang manggagawa. So, number one is United States Department of Labor. So, ito ay ang kanilang goal or vision is paigtingin ang kampanya para wakasan ang hindi magandang kalagayan ng mga batang manggagawa. So, yun nga. Ito yung organization na hindi nila gusto na merong mga kabataang manggagawa, 'di ba? Despite the fact na oo, nagkakaroon nga ng kabataang manggagawa kasi ngayon sa estado ng kanilang buhay. Pero ayon sa United States Department of Labor, hindi daw dapat hinahayaan na magtrabaho ang mga batang nasa teenage life pa lang. Diba? Ang dapat kasi sa kanila, ang paniniwala ng ahensyang ito, ay ang mga kabataang ito ay dapat nasa loob ng paaralan. Hindi nasa labas para magtrabaho. So, yun yung vision or goal ng organization na ito, na dapat sana is walang bata or walang kabataang manggagawa. Next is Findings on the Worst Forms of Child Labor Report. So, ito naman ang ahensya na kung saan ang kanilang agenda ay ang paglalabas ng bagong listahan ng mapanganib na trabaho at gawaing ipagbabawal para sa mga kabataan. So, parang kabaliktaran siya nung kagustuhan doon ng United States Department of Labor. Kapag sa United States Department of Labor kasi parang nag-object sila. Ayaw nila na mayroong bata or kabataang manggagawa. Dito naman sa Findings on the Worst Forms of Child Labor Report, umaayon sila. Parang, ang tawag nito? Umaayon sila na mayroong mga kabataan or nasa murang edad na nagtatrabaho. Pero dapat ay inline din sa edad nila yung kanilang trabaho.
Ibig sabihin, hindi pwede na bigyan sila ng mabibigat na trabaho. Dapat kung ano yung pwede na trabahong kaya nilang gawin, yun ang ibigay. Pero sa panahon ngayon, hindi naiiwasan na yung mga kabataang manggagawa is naaabuso. Diba? May mga private sector tayo na kung saan kapag meron silang mga kabataang manggagawa, is naaabuso minsan. Parang naaabuso in a way na hindi naman nila kayang gawin yung trabaho, pero pinapagawa pa rin sa kanila. So, itong ahensya na ito, sila yung mga tumitingin doon kung mapanganib ba yung trabaho ng isang kabataang manggagawa. Kasi yun nga, kapag kabataan tayo kasi, diba, dapat is nasa loob ng paaralan, sinusuportahan ng mga magulang, pero yun nga, dahil sa estado ng pamumuhay is hindi sila nagagawang suportahan, kaya na-force sila magtrabaho ng maaga. Pero yun nga, kapag ka, merong mga kabataang manggagawa, tinitignan din dapat kung ano yung sapat or kung ano yung dapat na maging trabaho nila. Hindi pwedeng bigyan mo sila ng mga mabibigat or hindi kaya ng kanilang kaisipan or hindi sakop ng kanilang katawan. Diba? Huwag natin silang bigyan ng mga mabibigat na trabaho. Kasi dahil ngayon, maraming mga kabataang manggagawa na natitake for granted yung kanilang work. Dahil nga dyan, syempre, kabataan, hindi nakakapasok sa paaralan, walang sapat na kaalaman. So, hindi nila alam na hindi na pala dapat yun ang kanilang gawain or hindi dapat yun yung trabaho na ibinigay sa kanya. So, yun yung mga bagay na nais tugunan ng ahensyang ito. Kung saan tinitignan yung mga pwede at hindi dapat maging trabaho ng kabataang manggagawa. Next is child labor assessment. So, ito ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga kawani ng DOLE sa pagsusuri at pagtatamasa sa mga insidenteng may kaugnayan sa batang manggagawa. So, dito naman sa child labor assessment, yun nga kapag ka naaabuso yung ating mga kabataang manggagawa sa kanilang trabaho, sila yung tumutulong, sila yung mga ahensyang tumutulong sa kanila. Sila yung tumutulong para alamin or para maipaglaban yung mga karapatan ng mga kabataang manggagawang yan. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, kabataan sila, hindi sapat yung kanilang kaalaman sa trabahong pinasok nila. Mas lalo na kung kapit sa patalim, talagang kailangan ng kumita. Ibig sabihin, kahit anong trabaho, papasukin. Pero yun nga, hindi nila iniisip kung ito ba ay makakasama or pwedeng abusuhin ang kanilang pansarili or kanilang pagkatao. So, meron tayong child labor assessment kung saan pwedeng tumulong sa kanila, di ba? Meron naman tayong mga nakikita or nababalitaan sa mga telebisyon na ganyan. May mga kabataan na manggagawa na kung saan sila ay na-abuse. Next is Children's Emergency Relief and Protection Act ng Pilipinas at Internet Crimes Against Children Office sa ilalim ng PNP Women and Children Protection Center. So, ito ay upang labanan ang pagsasamantala sa mga kabataan gamit ang internet at pagsasagawa ng pagsasanay para sa mas pinahusay na pagsasagawa ng investigasyon at paglilitis sa mga kaso ng human trafficking. So, ito yung mga hindi siya sa kabataan, di ba? Hindi siya sa mga teenage years. Ibig sabihin, ito yung mga as in bata na naa-abuse. For example, yung mga baby, meron ding mga baby eh, pero kadalasan kasi mga edad 3 to 7 years old, ganyan na naa-abuse sa internet. Ibig sabihin, sila yung mga bata na talagang walang kamuwang-muwang pero ginagamit ng kanilang mga magulang sa maling gawain. So, meron tayong mga nababalitaan na ganyan na marami ng ganyan. Human trafficking po ang tawag doon. Ibig sabihin, naaabuso yung kanilang pagkatao dahil sa kanilang kawalan ng muwang, di ba? Hindi din may pagkakaila na karamihan sa mga kasong yun, yung mismong mga magulang din nila ang nag-aabuso sa kanilang mga anak. Diba? Imagine, video nila yung bata tapos isi-send sa foreigner, particular kasi foreigner yung mga ahente nila doon eh, di ba? Nagsisend ng mga malalasong pictures
Tapos kapalit nun is malaking halaga ng pera. 'Di ba? May mga nasusold na cases na ganyan, may mga pinapakitang kasong ganyan sa television, 'di ba? So, yung Children's Emergency Relief ng Act ng Pilipinas kasama na din yung Internet Crimes Against Children Office ng PNP is sila yung humahawak sa mga kasong ganyan. Basta may kinalaman ko sa pang-aabuso ng mga kabataan, hindi lang kabataan or yung mas mababang edad pa pagdating sa gamit ng internet, di ba? Yung mga kabataan or yung mga ages 3 to 7 years old is hindi pa maalam yan sa mga internet, di ba? So, hindi pwedeng sabihin ng mga magulang nila na sila mismo ang nag-send ng picture. Hindi po pa pwede yun. Walang sapat na basihan yung mga ganong dahilan ng mga magulang. Kung once na sila ay nahuli, hindi nila pwedeng sabihin na dahil na ay na-send ng anak ko, hindi po pwede yun. Kasi talagang makikita doon yung sapat na dahilan ng magulang kung bakit nila ginawa ito, di ba? Pinagkakakitahan yung sarili nilang anak. Yung tinatawag nilang bugaw, di ba? Imagine yung sarili nilang anak ay binubugaw nila mismo kapalit lang ng malaking halaga. So, hindi lang naman din ang kaso ng mga magulang or mismong mga magulang ang nakikita natin sa telebisyon. Hindi rin, meron din kaso ng tita, ganyan, or mga pinsan, mga uncles, ganun. So, yan yung mga ahensya na pwedeng tumulong sa mga kabataang manggagawa natin ngayon. So, kung sa paraan man ito ng mabuti, or kung sa paraan ng naabuso na sila, or sa mga negatibo na epekto na nito sa buhay nila, so, yan yung mga ahensya na pwedeng tumulong sa... Next po is... usapin ng migrasyon sa Pilipinas. So, sa nakaraang mga dekada, ang mga overseas Filipino workers or OFWs ay naging mahalagang sektor sa lipunan at ekonomiyang Pilipino. So, bakit sila naging mahalaga sa sektor ng lipunan at ekonomiyang Pilipino? So, number one, ang mga OFWs kasi kapag ka nagpapadala sila ng remittance, merong tax na nakukuha ang government natin dyan. So, kung napapansin ninyo, kung may mga magulang or may mga kamag-anak kayo sa ibang bansa, kapag ka nagpapadala sila, iba pa yung kaltas doon sa bansa na pinanggalingan at doon sa kaltas dito mismo sa ating bansa. So, kaya naging mahalagang parte sila or naging mahalagang sektor sila ng lipunan at ekonomiya dahil nga dyan, kumikita ang gobyerno sa perang kanilang ipinapadala. So, yun yung hindi magandang parang oo, tanggap na ng lipunan ng Pilipino kasi yun nga, bakit ba tayo nagkakaroon ng OFW, di ba? Kasi hindi sapat yung pasahod dito sa Pilipinas. So, dapat sana yung sahod na pinaghirapan is mas maganda sana kung makukuha ng buo, di ba? Pero hindi, kasi yun nga, nagkakaroon sila ng tax. Kaya nasabi na nagiging mahalaga silang sektor sa lipunan, lalong-lalo na sa ekonomiya. So, next is, ang terminong OFW ay kinapapalooban ng iba't ibang grupo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat. So, maaari silang maging immigrant o contract worker, dokumentado man or hindi. So, pag sinabi nating OFW or ang terminong OFW is hindi lang naman yan yung mga domestic helper or yung mga yaya sa ibang bansa, hindi po. May iba't ibang kategory din yan. Hindi pwedeng sabihin na ay OFW siya, ay kasambahay lang siya, hindi po. May iba't ibang kategory yan. Pwedeng nasa opisina, pwedeng nasa, yun, nasa ibang dagat, pwedeng mga seaman, or pwedeng nasa iba't ibang sektor din ng field na kung saan, kung ano yung natapos nila. Kasi diba, OFW, domestic helper na natawag kapag ka, yung qualifications nila is hanggang doon lang. Ibig sabihin, hindi sila qualified sa mga professional works. Meron din naman tayong mga OFW na under ng professional works. Example, pumasok bilang manager, ganyan. Bilang, basta yung mga professional works na nakatapos ng degree. So, under din sila ng tinatawag nating basis ng OFW kasi nga, nagtatrabaho sila sa ibang bansa.
Next is, meron din namang mga OFW na dokumentado, meron din namang hindi. So, pag sinabi natin dokumentado, ibig sabihin, tama yung papeles, may mga sapat na papeles para makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero yung mga hindi, yung natatawag nating hindi, yung mga, ang tawag nito, kulang sa papel, ganyan. Next is, hindi pangalan ang ginamit. Ganon din, meron din mga ganon. And then, kasama din sa mga, yung illegal yun, illegal immigrant ang tawag doon. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa tamang proseso kung paano sila nakapasok doon sa bansang iyon. Pero kapag kagano'n kasi is mas mahirap yung estado nila doon sa bansang iyon, NPA, parang ganyan, permanent address, tago ng tago, mahihirapan din silang umuwi kapag ka nagkataon. Next is, ang migrasyon ng lakas paggawang Pilipino ay nagaganap din sa loob ng mas malawak na konteksto ng sirkulasyon ng paggawa sa rehiyon ng ASEAN. So, kung saan parami ng parami ang taong naghahanap ng trabaho, ang tumatawid sa hangganan at ang ilang bansa ay nagpapadala at tumatanggap ng mga migrante. So, hindi lang naman sa Pilipinas, maraming OFW na tatawag. Sa lahat ng parte ng bansa, meron at merong OFW doon. Kasi yun nga, kung hindi sapat yung sahod doon sa kanilang bansa or ang tawag nito, mas nakakakita sila ng oportunidad sa ibang bansa yun, nagkakaroon ng OFWs. So, malawak ang karanasan ng pang-aabuso sa mga manggagawang kababaihang Pilipino at Indones. Okay, so next po tayo is, malawak ang karanasan ng pang-aabuso sa mga manggagawang kababaihang Pilipino at Indones ng mga bansa sa gitnang silangan. So, sa particular sa Middle East, di ba? Ang dami po nating nababalitaan na kung saan na-abuse yung mga OFWs. Hindi lang namang mga kababaihang Pilipino, kundi meron din namang ibang lahi. So, sa tingin ninyo, bakit kaya na-abuso yung mga kababaihang Pilipino? Hindi lang Pilipino, yun na nga, may iba't ibang lahi din na na-abuse, particularly sa gitnang silangan. So, maraming dahilan doon. Una, pwedeng naabuso sila dahil hindi sapat yung kaalaman nila. Hindi sapat yung kaalaman nila doon sa mga human rights na dapat ay bilang isang OFW, alamin mo muna kung ano yung mga karapatan mo bilang isang domestic helper, ganyan, o kung anumang ang trabaho na papasukin mo sa ibang bansa para maiwasan natin ang pang-aabuso. Pero yun nga, kadalasan ang mga naaabuso na mga OFW is yun, yung mga walang sapat na kaalaman kung paano nila ipaglalaban ang kanilang mga sarili. Next is, ang lubha ng problema ng pagmamaltrato sa mga migrante at ang dumadalas na pag-traffic sa kababaihan ay nakakatawag pansin sa international na pamayanan. So yun nga, dahil marami ng kaso ang napapabalita sa mga pang-aabuso, hindi lang sa mga kababaihan na mga OFWs, maging sa kalalakihan is meron din. Meron ding mga abuse na cases. Nakatawag ito ng pansin sa international na kung saan pinaiiting na nila mas lalo yung rights, yung mga karapatang pantao ng mga nangingibang bansa. Next is, sa akademya naman, ang mga pananaliksik ng mga scholar na nakabase sa kanluran ay sumusuri sa kung paano kinakaya ng mga migranteng Pilipina ang emosyonal na gastos at transnational na pamumuhay at gayon din ang mekanismo kung paano nila isinasapraktika ang pang-araw-araw na pakikibaka. So yes po, ang araw-araw na pagstay mo or pagtatrabaho sa isang bansa is nagiging pakikibaka. Pakikibaka kasi hindi mo alam kung everyday safe ka ba, kung walang mangyayaring masama sa'yo, despite alam naman natin na malayo ka mismo sa iyong family members mo, di ba? Hindi everyday, sa buhay ng OFW, hindi everyday na sila ay ligtas. Nandyan pa rin yung takot kahit sabihin na nating
Ay, swerte, kasi mababait yung amo na napuntahan, pero hindi ibig sabihin na magpapakampante na sila na walang mangyayaring pag-aabuso or walang mangyayaring masama. Kasi diba, hindi nila pwedeng, yun nga, everyday nakikibaka sila, so hindi pwedeng sabihin na everyday din silang safe. So, mas maganda kapag ka, tayo man or yun, kung tayo man susubukan nating maging OFW, dapat handa tayo. Handa ka physically, lalong-lalo na kapag sa emotionally, di ba? Lalo na kapag ka first week mo pa lang sa iyong bansa, parang kakalabanin ka dyan ng homesick, di ba? Mas lalo na kung hindi ka sanay na mga ibang bansa, hindi ka sanay na malayo sa iyong pamilya, talagang ang pinakakalaban mo dyan is emotional disturbance ng iyong pansarili, di ba? So, kapag ka mag-OFW tayo, dapat sapat yung kaalaman, hindi lang physically, ganun din sa emotionally, alamin mo na rin yung mga karapatan na dapat na malaman mo para hindi or maiwasan na tayo ay maabuso. Next, meron tayong iba't ibang konsepto ng migrasyon sa Pilipinas. So, konsepto, ibig sabihin ng konsepto is mga idea, mga pananaw, ganyan. So, number one, ang datos ng migrasyon ay naapektuhan dahil sa bilang ng mga lokal na mamamayan na nagpupunta o lumilipat upang magtagal sa ibang bansa. So, yung data noon ng migrasyon sa Pilipinas is hindi ganun kalaki. Unlike now na masyado ng malaki yung datos na nakukuha ng migrasyon sa Pilipinas kasi yun nga, mas maraming mga mamamayan na nangingibang bansa. Dahil una sa lahat, hindi sapat ang pasahod dito sa ating bansa. And then, yung iba is wala namang mai-offer ng mga work. Mas lalo na kapag ka hindi naman nakapagtapos ng degree yung isang Pilipino or Pilipina na nag-a-apply. So, mas gugustuhin pa rin nilang mag-apply na lang sa ibang bansa. Next is, ang konsepto ng migrasyon sa loob at labas ng bansa ay ang paglipat ng tao mula sa kanyang pook patungo sa ibang pook upang manirahan ng panandalian or pangmatagalan. So, yan po. Sa usaping migrasyon din naman, hindi naman pwedeng sabihin na sa OFW lang, sa OFW na kakokus, hindi po. Meron din naman kasing mga migrasyon na kung saan lumipat sila doon sa bansang yun dahil sa mga kadahilan ng nandun na yung ibang miyembro ng pamilya nila or nandoon yung business na itinayin nila or isa pang dahilan is sa mga lugar. Pwede rin kasi sa lugar. Ibig sabihin, nagagandan sila sa lugar na yun. So, pwede silang mag-stay doon ng panandalian or pangmatagalan. Ganyan, parang leisure, sabihin, pansariling kagustuhan. Hindi yung mangingibang bansa sila para magtrabaho. Hindi po. May ibang konsepto rin ang migrasyon na natatawag. Next is, ang mga dahilan ng migrasyon sa loob at labas ng bansa ay para maghanap buhay na makapagbibigay ng malaking kita na inaasahang maghahatid ng masaganang pamumuhay. So, yes po. Ang pinaka-main reason kung bakit tayo nangingibang bansa is yan nga, makapaghanap buhay. Mangilan-ngilan lang yung mga dahilan na pansarili. So, ibig sabihin, yung magbabakasyon ka lang, ganun. Hindi kadalasan yun ang dahilan kung bakit tayo nangingibang bansa. Ang kadalasang dahilanan dyan is para tayo maghanap buhay at kumita ng malaki. Para nga may pantustos at maging masagana ang pamumuhay. Next is, ilan ding dahilan ay ang paghahanap ng ligtas na matitirahan, panghihikayat ng mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. So, yun nga sinasabi ko sa inyo kanina, yung parang meron na silang mga kamag-anak sa bansang yun kung saan sila ay kinukuha. So, yun. Isang konsepto din yun ng migrasyon. Ganon din sa paghahanap ng ligtas na matitirahan. Di ba kung ikaw, kung kayo, nakatira kayo sa ng bulkan, ganyan, malapit sa bahaing, mga bahaing lugar, di ba, lumilipat po tayo. Isang uri din yan, or isang konsepto rin yan ng migrasyon. Lilipat ka sa lokal, ibig sabihin kapag ka sa lokal, within the country lang, or kapag ka pwede rin namang lumipat outside the country. Next is, meron tayong dalawang uri ng migrasyon sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na push factor and then pull factor. O, diba?
pag-tulak and then pag-hila. Oh, diba? Karamihan sa inyo hindi pa alam yan, kaibahan ng push and then pull factor sa mga fast food, diba? Pag sinabing push, o ano, hinihila. Pag sinabing pull naman, tinutulak, hindi. Kaya, magkaiba po yun. Pag sinabing push, is itulak, and then kapag ka-pull, hilain. So, ganun din sa migrasyon, meron tayong push factor and then pull factor. Number one is push factor. Ito ang mga negatibong salik na nagtutulak sa mga nilalang upang maglipat o mandayuhan at umalis sa kasalukuyang tinitirahang lugar. So, ito yung mga negatibong salik o negatibong problema na nagiging dahilan kung bakit lumilipat ang isang tao. So, halimbawa na lang, ginagawa ito dahil sa paghahanap ng kapayapaan o dahil may kalamidad. Pwede rin pagputok ng bulkan o ang lugar ay nasasalanta ng bagyo. So, maaari rin dahil sa paghahanap ng makakain o mapagkukunan ng yaman para mapanatiling o manatiling buhay. So, yan yung tinatawag nating push factor. Yung dahilan kung bakit, mga negatibong dahilan kung bakit lumilipat ang isang tao or isang pamilya. So, number one, hindi safe or hindi ligtas doon sa kanilang kinalalagyan. Kaya humahanap sila ngayon ng mas safer na place para sa buong pamilya. Next is yung mapagkukunan ng mga makakain. Ibig sabihin, kapag doon sa lugar nila is hindi sapat yung mga pagkain na pwede nilang kunin or kainin sa pang-araw-araw, nagiging negatibong salik din yun para lumipat sila, di ba? Instead na antagal na nila doon, antagal na nila sa lugar na yun, pero yun nga, nagkaroon ng shortage ng pagkain, kailangan nilang lumipat. Next is sa paghahanap din ng kapayapaan, o di ba, peace of mind. Ibig sabihin, pag yung mga kapitbahay mo, masyadong maingay, masyadong magulo, wala nang katahimikan sa paligid. So, yan, nagiging negatibong salik din yan kung bakit tayo lumilipat sa isang lugar. Yan yung tinatawag nating push factor. Next is pull factor. Pag sinabi naman nating pull factor, ito ang mga positibong salik na humihikayat sa tao na mandayuhan sa ibang lugar. So, kabaliktaran siya ng push factor. Sa pull factor, ito is yung mga positive. So, ito yung mga positive na dahilan kung bakit tayo lumilipat. So, pagdayo ang layunin nito upang matamo ang kaunlarang pangkabuhayan. Para sa mga tao, sila ay lumilipat para magamit ang kanilang mga pinag-aralan na hindi nila magamit sa kanilang sariling bayan. So, ito naman is yung in terms ng work. Ibig sabihin, positibo siya kasi doon sa pupuntahan nilang lugar o doon sa lilipatan nilang lugar, nandun yung means of work niya. Nandun yung pagkakakitaan nila. So, yun yung pull factor na tatawag. Ibig sabihin, yung mga dahilan kung bakit lumilipat ang isang tao ay mga positibo. Unlike doon sa push factor. So, yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Pag sinabi nating push factor, ito yung mga negatibong dahilan kung bakit lumilipat ang isang tao. Pag sinabi naman nating pull factor, ito yung mga positive na mga dahilan kung bakit lumilipat ang isang tao. Next is, epekto ng cultural, political, linguistiko at ekonomikong dislokasyon. So, number one, ang ekonomikong dislokasyon ay ang pagkagambala o kaguluhang nangyayari sa ekonomiya ng isang lugar o bansa. So, kapag sinabi natin ekonomikong dislokasyon, parang imbalance yan, imbalance sa ating ekonomiya. Ibig sabihin, may pagtaas at may pagbaba ng piso. Next is, ito ay isang resulta ng mga negatibong pangyayari o nangyayari sa ekonomiya tulad ng pagbagsak ng salapi ng bansa o ng inflation rate. So, yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Parang yung halaga ng piso natin sa mga ibang bansa is mababa. Pero yung halaga ng pera ng ibang bansa is mataas sa atin. So, yan yung economicong dislocation na tinatawag, yung pagiging imbalance ng ating ekonomiya na kung saan may kinalaman siya sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng ating salapi. Next is, karaniwang makikita ang epekto ng ekonomikong dislokasyon sa pagkawala ng trabaho ng mga maraming mamamayan. Yes, yan yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng economic dislocation. Kapag nawawalan
or maraming mga mamamayan doon sa isang bansa ang nawawalan ng trabaho. Example, yung nangyaring pandemic ngayon. So, yung pandemya na hatid ng COVID-19, maraming mga Pilipinong mamamayan ang nawalan ng kanilang trabaho. Diba? So, ilang buwan po tayong naka-home quarantine, ibig sabihin, yung mga manggagawang Pilipino na umaasa lang sa araw-araw nilang work is nawala. Nawala. Kasi, yun nga, hindi tayo makalabas dahil sa pandemic na meron tayo. So, nagiging dahilan yun kung bakit nagkakaroon tayo ng ekonomikong dislokasyon. Yung pagkawala ng trabaho ng maraming mamamayan. Next is, madalas ito ay resulta ng pagbabawas ng tao ng mga kumpanya ng dahil na rin sa pagtaas ng bayad sa gastusin. So, yun nga. Kung tataas yung presyo ng lahat, tataas yung presyo sa market, tataas yung presyo ng iba't ibang bilihin, tapos bababa yung rate ng salapi or ng halaga ng pera natin, nagkakaroon yun ng dahilan sa mga company kung bakit nag-aalis sila ng kanilang mga trabador kasi yun nga hindi na kayang justusan or hindi na kayang pasweldohin. So kapag ka ganun, kapag ka nagbawas sila ng trabador, so yun, nagkakaroon na nagiging malaki yung rate or nagiging malaki yung lumalawak yung range ng mga nawawalan ng trabaho. Kapag ka marami kasi ang nawawalan ng trabaho, yun nga nakaka-apekto siya sa ekonomiya din ng isang bansa. Bumababa yung pasok ng halaga ng pera sa atin. Imbis na umangat sana hindi. Mas bumababa kasi yun nga na maraming nawawalan ng trabaho. Next is, maraming dahilan ang nagdudulot ng ekonomikong dislokasyon. So, narito ang mga ilan sa mga iyon. Next, number one is mapaminsalang bagyo, matinding digmaan, pagbagsak na halaga ng salapi sa pandaigdigang pera. So, worldwide. So, ang ekonomikong dislokasyon is hindi lang sa nakafocus sa pagkawala ng trabaho ng maraming mamamayan. Pwede rin tayong may mga natural circumstances. Ibig sabihin, pag may bagyo, di ba? O yung nakaraang bagyo lang, si Rolly, di ba? Sa napinsala niyang lugar, yung economy nila doon, yung ekonomiya nila doon is bumagsak. Kasi yun nga, maraming nasira sa sektor ng agrikultura, sa infrastruktura. So, matindi yung pagkalugi ng isang bayan or ng isang pamayanan kapag ka may bagyong puminsala sa kanila. Ganun din kapag ka may matinding digmaan sa isang bansa or digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, nagkakaroon din yun ng epekto sa pagbaba ng kanilang ekonomiya. At ang pinakahuli is yung pagbagsak ng halaga ng salapi sa pandaigdigang pera. So yun nga, kapag yung equivalent ng pera natin sa ibang bansa is mababa, ganun din, nagkakaroon siya ng epekto or nakakaroon siya ng malaking pagbaba sa ekonomiya ng isang bansa. So next is, meron pa tayong mga halimbawa ng ekonomikong dislokasyon. So ito ay ang mga sumusunod. Tumataas na dami ng mga kabataang hindi nakakapasok sa paaralan. So yes po, yung mga kanina nakatatapos lang, yung mga kabataang manggagawa na ang dahilan is hindi nakakapasok sa paaralan, nagkakaroon din siya ng epekto doon sa dislokasyon ng ating ekonomiya. Kasi di ba, mas maganda ang nagiging trabaho kapag ka maganda rin or nakapagtapos ng pag-aaral kaysa sa hindi. So kapag ka ang mga kabataan is nakapagtapos lahat ng pag-aaral, mas maganda yung magiging trabaho nila. So mas nakakapag-ambag sila sa lipunan, mas tataas yung ekonomiya ng isang bansa. Next is, dumaraming bilang ng pagnanakaw at iba pang krimen dulot ng kahirapan. So yes, ang pangunahing dahilan naman kung bakit merong mga nagnanakaw, merong mga krimen, is dulot ng kahirapan. Next is, naluluging mga maliliit na tindahan. So, yung mga maliliit na tindahan, meron din niyang epekto sa dislokasyon ng ekonomiko. Kapag ka nalulugi na kasi sila, ibig sabihin, yung kapag ka nalugi na sila, pwede silang huminto.
pwedeng mabankrupt, 'di ba? So kapag ka nagbankruptcy na sila, wala nang makukuha doon yung gobyerno natin. Wala na silang ambag sa ekonomiko. Ano yung ambag na tinatawag ko? Yung tax, yung business tax na binabayaran po nila. Next is, bagsak presyong bilihin dahil sa matinding bagyo. So, yun nga po, kapag ka nagbagsak presyo din ang mga paninda sa market, meron din niyang epekto sa economic dislocation. Kasi kapag ka bumagsak ang mga presyo, ibig sabihin, bagsak din ang ekonomiya ng hindi lang ng isang bansa, kasi hindi naman ibig sabihin na bagsak presyong bilihin is sa buong bansa na yon. Pwedeng particular bayan or particular na municipality lang. So ibig sabihin, yung ekonomiya doon sa isang lugar na yon is yun lang yung nagkaroon ng konti or matinding pagbagsak. Kapag ka, yun nga, nadaanan sila ng matinding bagyo, dahilan kung bakit bumagsak or maraming nagbagsak presyo ng mga paninda. So, yan yung mga halimbawa kung bakit or mga pangyayari kung bakit nagkakaroon tayo ng ekonomikang dislokasyon or pagbagsak or imba or hindi tamang balanse ng ekonomiya ng isang bansa. So, yan yung mga halimbawa po natin. Ay, so, yun na pala yung last. So, ito ang kabuuan ng diskusyon para sa module 7 po natin. So sana ay marami po kayong natutunan at magandang araw at maraming salamat sa panonood at pakikinig.